Nandito pa yung matches nila Whitebeard Ray versus RMZ and Ninong Nox and Jobol. Ayan, so marami pa nga tayo. Very interesting yes. matchup. And talaga. Up next, here we have RMZ. Dito sa top 8, proven na magaling din ako. True. At the same time, si Arem naman palaging naka-counter. Again, katulad ng pinag-usapan natin, no, RMZ, yung lineup niya very predictable. Predictable. Pero pagdating doon sa loob ng arena, hindi mo alam kung anong gagawin niya and kung ano ang ilalabas niya. Pero oh! RMZ with the triple aqua lineup. Ready-ready ang tropa natin si RMZ. This may be the first match para kay Arem na hindi siya mismatch pagdating sa lineup. Pero let's not count out Sir Whitebeard. Siyempre, marami-rami pa dito pwedeng ibuga si Whitebeard. Katulad yan ang sinabi mo kanina, medyo nagiging ano siya, no, underdog story siya. Yes, pero again, story. Underdogs always win pagdating do sa mga crucial moments. Yes, and right now, ito makikita natin, onting analysis tayo dito sa kanilang lineup. No, I will go for Whitebeard Ray here. That's gonna be an Aqua Bug Bug with the Third Glass, with the Thunder Claw, and the Bug Splat. Of course, nandyan din ang anting at anesthetic bait to cancel out the weaknesses against Aquas. Ngayon, nandito din naman ang ating Scarab Curse para dun sa mid lane, and of course, sa backly naman with the Aqua Balloon Pop. Andyan ang ating Pocky. Ang ating, syempre, nandyan ang ating Risky Fish and Dakoy. Meaning to say, bumabalik dito ang ating Grass Cutter. Let's go! Pero dito naman sa side ni Arem, another upgraded version of the triple Aqua setup. Makikita natin sa dalawang front niya, dalawang Arco. Present yan sa dalawang Aquas niya. Para may speed up palagi. So, makokontrol niya yung turn order kung sino yung kukuha ng stun sa mga anesthetic baits. Pinagkaiba lang ng dalawa niyang Aqua, yung back part, which is Revenge Arrow and Scalar para sa baba. At yung mouth card naman na naka-crimson, mas masakit kay compared sa Risky Fish nung nasa taas. Ang backlane naman niya, yung favorite backlane ngayon ni Arem na Koi Aqua with the Oranda, Lamb, and Scarab. So, para sa akin itong lineup na to, napakagandang matchup nito para sa mga Triple Aqua users. Kasi ang strengths ng Triple Aqua ay palagi kang merong tira. True. Kahit anong bunot mo, masakit yan at may shields up yan. Kaya, yung discard meta ni Whitebeard Ray ay medyo maka-counter agad dahil may tira nga palagi. And isa pa dito, no, isa pang kailangan natin tingnan lagi dito is the fact na mauuna yung mga Aquas before yes. the discards. Yes. So, nakabato na ng nakabato ng cards dito si RMZ before makapagtanggal ng cards dito si Whitebeard Ray. Pero again, oo, makakapagtanggal nga siya, makakapagbato nga dito si RMZ. Pero bugs are known for their sustainability, their yes. shields. Napakataas niya, lalo na with the bug splat and anesthetic bait combos. Pwedeng mag-break wall move lang yan, maging bato yan sa gitna ng arena. Yes, kitang-kita nga natin yan kanina sa previous match between Takot and Hazel. Ayun. Nabunot ni Pakot yung 3 cards ng front bag niya and kita natin na nangyari. Walang damage na tumagos. Wala talaga. So, kahit gano'ng kalakas ang lineup ni RMZ against these double bug plus aqua lineup, kung mabubunot ni Whitebeard Ray ang tamang cards, maka-counter niya ang plano ni RM. Again, it's all about the cards and how you use them yes. once they've been dealt with sa'yo. And of course, nandyan din yung ating energy, no? Tama. And dito naman sa lineup na to, may lambang pagdating sa energy gain dito si RMZ. Pero pwedeng sayangin ang sayangin dito ni Whitebeard Ray yung Nemo yes. ni RMZ using the anesthetic baits. Kasi for sure gagamitin niyan pang dodge. Yes, diba? Pang dodge ng stun. Kasi ang importante talaga dito, maitawid ni RM lahat ng damage niya as soon as possible. Oo. Kesa naman masayang lang sa discards yan. And, pero ito maganda, no? Again, katulad ng sinabi mo, this is the very first time na makikita natin si RMZ na hindi kalaban either sobrang anti-RMZ talaga. Tama. Like plant. Ngayon makakita tayo dito, medyo may kalamangan siya pagdating sa paper, no? Pero so, right now, ito na. Nga. Tingnan natin skip sila pareho ng round 1. Napakagandang skip from both players. Yan, sabayang kung bigkas nga naman. Una ulit si RM dahil nga Aqua siya. So, pure damage from his mid Aqua. Follow-up damage naman galing sa likod. And this will take out the bug. Kaso may last stand. So, naku. Pero gumalaw yung backlane Aqua ni Whitebeard Ray para i-burst itong frontline ni RMZ. So, hindi tatawid dahil ang binners niya ay yung third moving Aqua ni RM. So, hindi tumawid yung tail slap plus the Risky Fish. And right now, ito na nga, hindi nag-move dito si RMZ. Medyo in trouble siya. So, gonna be a critical 106. Magtatanggal. Nag-critical ulit! Baka isa pa! Hindi na, pero okay lang. Nakapagtanggal na siya dito ng dalawang cards. And that's gonna be enough. Pwede na dito ngayon. Actually, pwede niya nang hindi galawan dito yung mid lane niya dahil nagamit niya na lahat ng utilities. And right now, this is gonna be another burst. Andyan ang Crimson, andyan ang Nemo, andyan ang
Scale Dart, and of course, the Acro to take down the bug. Grabe, napakaganda ng galaw ni Arem. At the same time, nakapag-ready pa siya ng 4 energies for the 1v1. Unlike Whitebeard Rain na may 2 energies na lamang. Oh, so no. I'm guessing this will be enough to take down Whitebeard Rain's backline Aqua. Oh no, indeed. Andyan na ang Hero's Bane. Eto na, the curse is in. And Whitebeard Ray goes down on the first round. Pero okay lang. May susunod pa. May susunod pa. May hindi susunod pa natatapos dyan ang lahat. Oh, again, dyan famous si, ano, no? si Whitebeard Ray so far sa ating tournament. Yes. The underdogs. Kanya sila, parang gusto ko din magano. Parang ang daming pwedeng kalabanin ng Aqua. Na hindi kaya tapatan. Pero yun ang bawat yan. Kaganapan. So napakasarap i-breakdown ito mamaya. Abangan na lang natin yung gera nila sa first round. Actually, ako I think, ayan na. Pero mamaya na yung I think. Mamaya, nandito na tayo. Mamaya, I think. This is the present. That's gonna be an Acro. Gusto niya maun agad para hindi siya ma-burst down later on. Naglagay ng dalawang cattail dito. Ngayon wala na siya magagamit na cattail. Of course, nandyan din ang 179 damage coming in from the prickly trap. Sabay all in na ito with the follow-up damage. Lahat ng ginamit niya ay yung mga beast cards lang and bug cards para just in case nabunot yung watering can. Ang mapaproc lang nun ay yung mga tail slaps. Alam niya eh, nagamit na lahat ng cattail eh. So hindi niya na kailangan isipin yung mga card draws. Pero that's gonna be with the Swift Escape Ender. Of course, nandito na din. Ang galing talaga nito. Napakagandang card draw nun. Ngayon, mauuna ulit tong Aqua niya na to. Makakuha pa siya ng dalawang energy. And ngayon naman, mapapatay niya pa yung plant using two Scarab Curse. Yes. And ngayon, it's down to 2v2. Actually, hindi pa rin pala mauuna dito. Pero yung may follow-up damage naman dito. Dalawang Scale Dart galing sa mid Aqua ni Arem. Bumalik naman itong mid Aqua ni Whitebeard Ray para bumawas din. Pero nakakatawa dito, nag-all-in sila pareho, pero walang mamamatay na Aquas dito. Kasi kapos yung single card damage ng upstream ni Arem. Kapos nga yan. 120. That's gonna be 121. May 9 HP po. 124 naman. Ngayon, kailangan ng dalawa ni Whitebeard Ray para matanggal to. And at the same time, kailangan ng isa ni RMZ para mawala yung mid lane ni Whitebeard Ray. Ang kalamangan naman dito ni Whitebeard Ray is nasa kanya lahat ng cards. Pero ito na sinasabi natin. That's gonna be 4 energy for RMZ. Ang tanong, is that gonna be enough? That's gonna be a Hero's Bane. Hero's Bane. That's pro, a 170. Ito na ang sinasabi natin. Galit na ang Aqua. Pati na to, hindi na to isda. Let's That's go. Gonna be the end of Whitebeard Ray. Here goes RMZ. Damn. RMZ proving once again kung sino ang hari ng isda. Boss baby! Boss baby! Grabe. RMZ, lahat ng tilapia sa buong mundo, re-respetuhin ka. Isang ngiti naman dyan, isang boss baby. Naman dyan. Oh! Yeah! RMZ will move on to the quarters, di ba? Oo. Congratulations. Grabe.